Rodel Mayol, Abby Concepcion, and Richie Mepranum are joining us today on Kababayan LA, fresh from their victory sa Filipino invasion at San Manuel Bingo and Casino. Also, we are opening our phone lines today para pong makausap niyo siya. Kaya po, let's go to our phone lines. Our first caller is John. Hi, John. Welcome to Kababayan LA. Hi, Janelle, and all the Filipino bagis na doon kami ni my dad. We won free tickets the other week, and na-entertain ako masyado lalo na doon sa fights. Talagang tumitindig ako, and nag-enjoy din ako sa buffet, and $20 slot play. I was in Cloud 9. Congratulations on the future. Sana manalo kayo ng maraming fights, and stay healthy. Thank you. Ayan. Thank you din sa iyo, John, for watching Kababayan LA, for calling. And see, when you watch Kababayan LA, you get rewarded. And speaking of reward, anong pakiramdam, Abe, pagka may ganun kayong naririnig sa mga fans na natutuwa sila sa laban nyo? Nakakataba po ng puso, nakaka-inspire masyado. So, kami naman po, bilang boksingero, ginagawa na namin yung lahat ng magagawa namin para manalo kami ng manalo sa laban. Ayan. On the other side of that naman, ano naman ang pakiramdam kung may pagka mga negative? Katulad itong fight na to, maraming nagsasabi, Richie at Rodel, and I'm gonna take your statements also, na parang, no, parang journeyman naman daw yung mga kinalaban nyo, at hindi, wala naman daw masyadong kwenta, Richie, after you work that hard, train that hard, and you show that, I mean, how does it make you feel pag nakakarinig ka ng ganong batikos? Para sa akin, okay lang eh. Kasi hindi naman sila yung naglalaban eh. Kami naman. Para sa akin, mahirap yun eh. Kasi malakas din yung kalaban. Oo, tama. At hindi naman sila yung nagpapabugbog inside the ring. At hindi naman yung buhay nilang nalalagay sa alanganin, di ba? Opo. Tapos may karapatan silang, feeling nila may karapatan silang bumatikos, which is wrong. Kasi po, ang victory is a victory, correct? Para sa ating mga kababayan, ito po mga boxers na to, tinataya po nila yung buhay nila para po mabigyan ng karangalan tayong mga Pilipino. Rodel, anong masasabi mo doon? Masasabi ko lang, hindi naman natin sila ma-blame kung ganun yung comment nila sa laban. Kasi nasanay na tayo. Pilipino, mga magagaling kasi yung mga Pilipino, tsaka yung idol natin si Manny Pacquiao, paglalaban, talagang impresibo talaga. Sa amin naman, ginagawa lang naman namin yung ang makakaya namin. Sa kalaban kasi namin, kahit ganun-ganun lang sila, mahirap din yun yung style nung kahit saan lang sa nagsimula yung mga suntok. Kasi hindi namin din alam yung mga kalaban namin, hindi namin napaghandaan kasi right. Pero pag ganun din yung mga record nila, so hindi din sila dapat kami magkumpiyansa kasi may mga dapat din mangyari sa amin na kasi boxing to, pareho to, dalawang kamay and, natin. Yes, and I like what you said, no? Kasi masyadong, si Manny masyadong magaling na parang tumataas yung expectations natin. Pero gusto ko rin yung sinabi mo, Richie, na kayo naman yung lumalaban inside the ring. And I like that na yun nga, nagte-train kayo ng mabuti para magbigay din ng magbuting show sa ating mga kababayan. And never mind the criticisms, marami namang natutuwa sa inyo. Elsa is joining us on the phone. Tumawag pa ha, para makausap kayo. Hi Elsa, welcome to Kababayan LA. Hello. Yes, go ahead. Magandang hapon po, Janelle. Magandang hapon po. So, anak ko, kayong tatlo, proud na proud ako sa inyo. Hello. Hello, Janelle. Proud na proud ako sa tatlo. Kayong tatlo. Palagi ko kayong idasal. Na sana manalo kayo palagi. Palang makilala ang Pilipinas. Lalong-lalo, di ba? Yan. Kaya payas. Kayong tatlo. Kayo, bless kayo ni Lord na bigyan kayo ng lakas. At saka talagang manalo tayo. All right. Thank you so much. Very excited caller, si Elsa. Speaking of prayers, ikaw sinabi mo, Manny is sharing his faith with you guys. Ano bang pinagdadasal mo? Para sa akin po kasi napakalaking bagay nung panalangin, ng pagdasal, napakalaking bagay po. Nung kasi sabi nga po ni Kuya Manny, hindi natin maabot kung ano yung kinalalagyan natin ngayon, hindi natin makukuha kung ano yung mayroon tayo ngayon kung walang pahintulot ang Panginoong Diyos. Mm-hmm. Kaya bago ang lahat po, unahin natin yung Panginoong Diyos. Ayan. Speaking of mararating, okay, nakausap ko si Freddie Roach nung media day ni Pacman at tinanong ko sa kanya, sinabi na niya sa akin before na wala nang boksingero pa na makakasunod sa yapak ni Manny na katulad ng nagawa niya. Okay? Pero sinabi niya maraming magagaling na boxers and siguro may mga Filipino boxers na on their way to win 1 or 2 or 3 world titles. Pero kayo ba bilang mga boksingero, ano bang ambisyon niyo? Let's start with Richie. Ano bang ambisyon mong marating? Para sa akin lang po,
mag-champion lang po ako. Okay na po yun sa akin makapagbigay ng karangalan po sa Pilipinas. Kahit isang beses? Kahit isang beses lang po. Okay. Ayan. Ikaw naman, Rodel. Siyempre, sa boxing career natin, sa boxing career ko, talagang ang pangarap talaga mo boxer maging champion. Mm-hmm. Pero pag naging champion ka na, dapat ano mo alagaan mo talaga. Kasi ako naging champion din ako pero hindi ko na pangalagaan. So ngayon pag na-champion ako ulit, dapat tuloy-tuloy yung pagka-champion mo para ano. Correct. Para maganda. Abe, ikaw hinuli kita kasi nga sinasabi nila na ikaw daw sana yung susunod na Manny Pacquiao. Pero sinasabing sana kasi may mga batikos din na nauna daw sa'yo yung kumpiyansa, nauna daw yung belief sa sarili, kaya daw parang hindi masyadong naging maganda yung mga huling laban mo. Anong masasabi mo sa ganun? Yung sinasabi po nila na magiging next Manny Pacquiao, talagang malabo na po yun. Walang magiging next Manny Pacquiao. So, ako naman po, para sa akin, sa sarili ko, ginagawa ko naman lahat ng dapat kong gawin sa training para makapaghanda ko ng 100% sa laban. So, ginagawa ko po yung trabaho ko. Okay. Kung hindi mo inaambisyon na maging next na Manny Pacquiao, anong ambisyon mo sa career mo bilang isang boksingero? Siyempre po, lahat ng boksingero nag-aambisyon na mag-world champion. Sumikat, magkaroon ng magandang buhay, makapagbigay ng karangalan sa bansa. So yun po yung ambition ko na makilala isang bilang isang magaling na boksingero. Ayan. All right. Thank you so much. Napakagaganda po ng mga sagot ng ating mga boksingero. Hindi lang magagaling na boxers, magagaling din pong sumagot, mag-aartista din ba kayo? We're gonna be talking about that when we return on the show plus more of your phone calls. Don't go away.